Oregon Honey. Ano, takot ka pa ha? Yan, magandang tanghali guys. Yan, ngayon andito naman tayo kay Kuya Naldo. So, magbibigay tayo ng update sa ating mga sponsor at sa mga viewers natin. Magandang tanghali. Kumusta? Oh, ano nangyari? Ha? Ay, mga yung plus ano? Liwanag? Ha? Bakit? Anong nangyari? Sakit. Sakit. Kailan pa yan? Ang pagbunot ng ipon, no? Ang binunutan ako ng ngipin. Kailan kayo binunutan ng ngipin? Noong Lunes, o Kamartes. Ay, simula nun, sumakit na yung, ano? Sakit. Gamot, may ininom kang gamot? Mayroon. Yung ano, yung pinamik na katatramadol. Parang amputla mo pati. Oo. Ang hihina ko ng mga kain. Natural daw yan, sabi ng doktor? Natural naman, sakit lang dito. Si Ate Martes? Sa Muriones, nakilaba. Sino nag-asikaw sa'yo dito? Anak sa... Okay lang na magsalita ka? Okay lang. So guys, ito yung kalagayan na naman ni Kuya Naldo. So masakit daw po yung ulo niya. Saka yung bukol mo, masakit din. Gawa ng binunutan daw siya ng ngipin. Ilang ilang ngipin yung binunot sa'yo, Kuya? Apat. Mayroon pa ito. Ubusin na daw ito. Ubusin na? Balik mo sa Lunes. Kailangan maradisyo na. Sa Lunes? Oo. Para dakula na naman. Malaki. Dapat maga pa na agad na radyasyon. Kaya nga yung ano, yung pamparadyasyon namin, pinasitiskan ko muna. Okay lang yun, okay lang yun. Kailangan sitiskan. Lumiba yung itsura ng bukol, sabi ng doktor. Kailangan bagong sitiskan. Para yung tama, anong radyasyon, yung tama talaga. Kaya sabi paano ko, umiba yung bukol? Lumalaki ba ulit? Ngayon, itong sugat lumaki. Pero yung bukol, wala na ito eh. Wala na yung bukol dito. Wala na. Itong sugat na lang talagang... Lumaki? Lumaki. Kala ko okay na. Kala nga. Kaya dapat, nung pakatapos pala nung ano, nung chemo, automatic, naisa lang ako sa sitis, ano, radiation. So, anong advice ayon ng doktor dati? Pagkatapos mong i-chemo? Bulutan mo ng ngipin. O, yun nangyari. Binutan ka ng ngipin. Eh, sabi dun sa, ano, sa, ano, sa, radiology, kailangan alisin na lahat. Yung ngipin mo? Oo, kasi, naalog na. Kumakain ako, ito lang ginamit ko. Na uga. Kaya sabi mo, alisin na lang lahat. Sabi ko, Dok, ano, hindi pwedeng sabay-sabayin. Apat-apat lang, hindi ko kaya. Nung nakaraan, nung bunot sa akin, nung Martes, ay Lunes, hindi ko kinaya. Talagang sakit. Dumugok pa yung sugat ko, gawa ng pakakahiga. Balik ka ng Lunes, bunutan ulit kita ng dalawa. Kaya yung una dalawa, yung Martes, dalawa ulit. Kaya apat pa lang nabunot. Bago ka ba, Kuya, ano, binubunutan ng ngipin? May prosesong ginagawa? Wala naman. Ah, wala na? Basta yung lang. X-ray.
Nagpa-x-ray uli ako nung ngipin ko. Pina-x-ray uli. Talagang tinignan ko pwede pa o hindi na. Nakita doon sa x-ray, hindi na talaga pwede. Hindi na talaga pwede? Umalog na eh. Sabi ko, matatagalan pa. Dapat Martes makakukuha na ako ng ano, ng clearance. Oh. Para sa sunod na linggo, may isa lang na ako, radiation. So ngayon kuya, pera yung kailangan na eh. Oo, sa Lunes kailangan kasi makabayad na doon sa ano. Okay, ba't na rin? Okay lang to? Na ganyan talaga yan. Ha? Nakahiga. Saan ka mas komportable eh? Ah, nakahiga o nakaupo? Nakahiga. Nalulula ako. Nakaupo. Oh. Wala pa akong tulog. Kain? Konti lang. Kain. Lalo masakit pa. Kala ko naman okay na yung kalagayan mo. Excited pa naman ang pumunta dito kasi nga ngayon lang itong ano nung pumunta nung Lunes nung nabulutan ako na nung Martes. Iniisip ko nga ngayon baka sabi ko nagsasayang na yun si Kuya Naldo nagluluto. Nakakaluto ako. Ah, kaya mo talaga magluto? Oo, nakakakilos ako. Yun yung iniisip ko papunta dito eh. Pag nasakit talaga hindi ko kaya. Kagabi nga puyat din yung sawa ko gawa nung sakit ng ulo ko. Umpisa na naman silang palo, hilot na naman. Sabi ko, pag na-radisyon naman, okay na naman dito. Wala na yung bukol ko dito eh. Gana? Ito lang talaga. Natunaw na? Oo, yung sugat lang talaga. Yung... So, siguro yan yung dapat na pagalingin, no? Yung oo, sugat. Kaya, sabi nun ni Dr. Viles, yung sa radiology, kailangan may salang ka na sa radisyon. Kasi pag hindi ka pa nasalang sa radiation, baka bumulik yung bukol mo. Oo. Kailan ulit yung schedule ng radiation mo? Pag nakakuha ko ng clearance sa Martes, kasi bulutin doon tumang Lunes, ubusin na. Martes, sunod na linggo. Sabi na, isang linggo pa hilumin yung sugat. Yung sigida, salang na sa radiation. So ngayon, alam kong pera yung kailangan. Eh, baka gusto mo ulit manawagan sa mga sponsor natin. Okay lang ba nakahiga? Okay lang. Eh, diyan ka komportable siguro. Sa mga sponsor ko ulit, humingi po ulit ako ng tulong kasi yung pampa-radiation ko po nagamit ko sa CT scan. Kailangan ko po sa Lunes ng pambayad sa ano, sa dental, mahigit 1,000 yun. Kasi yung sa radiation ko, no, natira ditong pera, halos ano na lang to. Ewan ko, yun lang, paninda na lang. Kasi doon namin kinuha yung ano, yung pagpuhunan sa paninda para sa hindi magalaw. Kaya yung ginagalaw, pabalik-balik, ilang balik na kami sa Naga. Pamasahe. Hingi uli ako ng tulong, sana po matulungan niyo uli ako. Talagang wala, makuna ng panggastos. Yun. Mahirap. Pero sabi ko, huwag kang umalis kasi masakit talaga yung nakita mo. Noon, sinama nung ipag niya, nakilabada. Naginayang din. Yung sa Lunes niya, sabi, baka wala pa yung pira-sira, wala pa tayong kikilos niya. Hihingi ulit tayo ng tulong sa ating mga sponsor kasi talagang pag may maraming taong mabuti ang loob na hindi kayang tiisin yung mga kagaya natin, kagaya mo. Lalong-lalong na pag mga emergency. So yan, dasal lang tayo na sana may magpadala ulit ngayong linggo na to. So ngayon kuya, wala akong may bibigay, no? So, kailan kayo babalik ng Naga? Lunes. Huwag mong stress yung sarili mo, anay. Kasi, ayun guys, pagpasok kanina, tulala siya eh. Nakadilat yung mata niya. Binati ko na siya, pero wala pa rin siyang, ano, wala pa rin siyang reaksyon. So, tulala talaga siya. Huwag mong i-stress yung sarili mo. Ayan, magdasal tayo ulit. Baka may magpadala ulit ng tulong para sa iyo. Kasi kunting-kunti na lang, Kuya Naldo, gagaling ka na eh. So siguro, dala lang ng ano, ng pagbunot sa'yo ng ngipin, ha? Sakit talaga ng bukol ko itong sugat. Itong sugat lang ang masakit. Kasi, paghiga nga, di ko may iwasan sa gabi. Siyempre, tulog tayo. Nababaling akong naipit. Kaya masakit na dugo.
May oras naman na walang sakit to. Ngayon lang pa kakain naman. Kumain ako. Lumakit na ng ulo ko. Sabi. Anak ko nga, kaalis lang pupok ng pake. Kaya pala may timba dyan. So, eto ko yun, Aldo. Hindi na namin, dahil emergency to, hindi na namin ito patatagal. No? Hindi na kayo magtatagal. So, ngayon wala muna akong maibibigay. No? So, pumunta lang kami dito para makapag-update nga. Kasi nag-chat sa akin si Ate Martes. So, ayan. Kailangan namin may upload to, no? Para kung sakaling ano, biranes pa lang naman ngayon. So, sana may upload namin ito mamayang gabi. So, uunahin natin ito. Primes, ano? I-priority natin to kasi. So, emergency to. So, ito muna yung asikasoy natin, no? Na may upload mamaya para ngayon Sabado, Linggo, so may time pa yung mga sponsor natin magpadala, yung gustong tumulong. So, dapat tapos na, kompleto na yung pamparagisyon. Yung CT scan lang talagang wala ang CT scan sa loob. Yung BMC. So, ayan, okay lang yan kasi may mga pagkakataon talaga na may nangyayari na hindi natin inaasahan. Kaya so mga, kaya ganyan, nagigipit tayo. So, ayan, maniwala tayo sa Diyos na maraming tutulong sa atin, no? So, ayan, muli po guys, muli po kami kumakatok sa inyong mga puso. Sana matulungan po ulit natin si Kuya Naldo sa kanyang pagpapagamot. Yung unang-unang napuntahan natin siya, ganitong-ganito yung kalagayan niya. So, eto na naman po. Kailangan na kailangan po ng tulong niya. So, sana po matulungan po ulit natin. Ay, hiya na kasi ako. Si marami na naitulong. Yung hiya, andyan lang yan. Pero isipin mo muna yung, ano, yung sarili mo. Sana po, sa mga sponsor, tulungan niyo uli ako. Radyosyo na lang po ang kailangan ko para matuloy na akong gumaling. Pasensya na po kayo. Talagang wala na po akong malapitan. 13 days yung session ng ano mo, no? 13 days. Nag-iisipan po ng radiology na i-adjust po uli. Nagdagdagan uli yung ano ko. Gawa nung lumagpas na nga. Dapat automatic kasi katapos ng chemo. Isang linggo lang ang pagitan. Radiation agad. Radiation. Natagawa nga yung itong bunot. Natagal lang kasi isang linggo, bunot. Pahingin isang linggo, bunot uli. Ah. Kaya matagalan. Sabi nyo eh, Dr. Viles, mag-uusap siya ni Dr. Opeña kung ano yung proseso talaga, kung dadagdagan yung araw ng radiation. Kasi baliwala na yung naunang dalawa. Oo. Nabaliwala na yun. Baka buwi balik sa 15 o dumagdag pa. Wala naman ko sa Lunes, Martes, pagpasa ko nung clearance. Importante yung clearance ng dentista para masama nung clear na talaga yung ngipin ko. So hindi ako iraradyos yung kapag declare. Oo. Sabi nung radiology, kailangan ma-clear mo na kasi pag dinaclear yung ngipin mo, pag re-radyos yung ka, posibilidad na yung ngipin mag-umpisa uli ng sakit mo. Kasi yung ngipin natin, pag niradyos yung daw, nalulusaw yung bagang. Oo. Malulusaw yung pagbulok na. Umpisa na uli ng bukol na naman kung saan saan natutubo. Kaya sabi nung radiology, i-clear muna natin yung ngipin mo. Kung talagang clear na, sitis, ano, radiation ka na. Kasi nung una, kasi dapat tuloy-tuloy na yung bunot. Nung una kong pabunot, ito wala na ito. Ubus na yan? Ubus na. Ang binunot lang sa akin yung dito, tapos ito naman susunod. Dapat nung una pa yung nag-collapse nga ako. Talaga kinaya. Kaya hininto nila yung pagbunot. Ewan ko ba? So ayan, hindi na kami magtatagal, Kuya Naldo. Unahin namin to dahil emergency ito. Salamat. Maray sa talagang. Sabi ko nga, dapat kumaling nga ako. Kasi kakaya na sa mga natulong. Lalo na sa'yo. Okay lang yun. Okay. Balik-balik ka na. Ito yung binigay sa akin na tungkulin. Ito yung binigay sa amin na tungkulin ng Diyos siguro. Kaya kailangan namin itong gampanan, no? Huwag kang mahiya. Okay lang yun sa amin. Dito kami masaya. Sana nga. Wait, tumulong pa.